Tumugma naman sa pahayag pa ho ng isa sa mga naulila ng Fallen 44, ang pahayag ng isa pang byuda na nakapulong din ng Pangulo sa Campo Crame. Masama din ang loob nila dahil sa halip po na mapalubag, ang loob nila ay lalo raw silang nasaktan sa mga naging pahayag ng Pangulong Noynoy Aquino. Nagpapatrol si Anthony Taberna. Byuda si Janet ng isa sa SAF commandos na napatay sa Mama Sapano, Maguindanao. Kasama siya sa mga nakausap ni Pangulong Noynoy Aquino sa Camp Crame noong isang gabi. Ayaw humarap sa kamera ni Janet dahil sa pangambang siya'y mapaginitan, kaya't pinadala na lang sa ABS-CBN News ang isang salaysay kung ano ang nangyari nung gabing makaharap sa ikalawang pagkakataon ang Commander-in-Chief. Ayon kay Janet, matagal silang naghintay sa pagdating ng Pangulo. Nung una'y tigtatatlong pamilya kada lamesa lang ang kinakausap ng Pangulo. Pasado alas 11 na ng gabi, nang magpasa siyang pagsamasamahin na ang anim na pamilyang natira. Ayon kay Janet, imbes na mapaglubag, lalo lang sinaktan ni Pinoy ang kanilang damdamin. Kasama raw siya sa huling batch ng kinausap ng Pangulo bandang hating gabi. Mahalaga at kailangan nila ang ayuda ng pamahalaan. Ngunit nais nilang tanungin ang Pangulo ng mga importanteng kwestiyon tungkol sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak na SAF. Tinanong ng isang pamilya, bakit walang resback gayong umabot ng 10 oras na nakikipagbakbakan ang SAF? Ayon kay Janet, inamin ng Pangulo na bandang alas 7 pa lang ng umaga ay alam na niyang napapalaban ang SAF. Pero hapon na raw niya nalaman na napasabak din ang 84th Seaborne. Sabi pa raw ng Pangulo, hindi ganun kadali na magpadala ng reinforcement na parang pagte-text lang sa kaibigan na makikipagkita sa mall. Sinisipa ng Pangulo si dating SAF Chief Getulio Napeñas. Pero hindi raw nila matanggap ang sagot ng Pangulo sa tanong kung paano makakamit ang hustisya. Sabi raw kasi ng Pangulo, gusto ba ng mga naulila na kunin ang fingerprint ng mga kalaban para malaman kung sino ang pumatay? Ikinadismaya raw nila ang sagot ni Pinoy na patas na sila ngayon ng pamilya ng SAF dahil namatayan din siya ng tatay. Naging emosyonal ang tanong ng isang pamilya nang sabihin itong bilang ama ng bansa, dapat ay gumawa ng paraan ng Pangulo para matulungan ang mga anak. Sagot ng Pangulo, tumulong naman siya, pero di raw niya alam na nagsisinungaling si Napeñas. Gusto pa raw sanang magtanong ng iba, ngunit nagpa siya na lang umuwi dahil sa pagkadismaya sa mga sinabi ng Pangulo. Ayon naman kay PNP spokesperson Generoso Serbo, walang nangyaring komprontasyon sa pagitan ng Pangulo at ng mga naulila ng Fallen 44. Naging malaya at talagang masasabi nating puso sa puso ang naging pag-uusap po ng mga pamilya at saka ng ating Pangulo. Pero wala akong masasabi na dumating sa punto na may makakategorize natin na confrontation. Anthony Taberna, ABS-CBN News.